Okay mga ka-chicken tour, ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng simpleng-simpleng incubator. Marami akong nakitang nag-comment na kung pwede daw bang gumawa ng incubator na walang, kahit walang thermostat o yung simple lang. Kaya naisipan ko na mag-upload ng video para dun sa mga gustong gumawa ng simpleng incubator. Okay, so ang size nito ay 37.5 by 37.5 centimeters, and then ang height is 33.5 centimeters. So ngayon lalagyan natin siya ng silipan or window. So, gumupit lang ako ng plastic na available dito sa bahay. So, kung anong available sa inyo, yun ang gamitin nyo. Kung meron dun sa mga old picture frames or kahit plastic, pwede na. Tapos yun, syempre, tatabasan natin yung loob ng konti. Kung masipag naman kayo, pwede nyong ukitan. Ano? Pero ito, lalagyan ko muna siya ng pandikit niya. Pero kung masipag kayo, pwede nyong ukitan na kung gaano kanipis yung or kakapal yung salamin or plastic na ilalagay nyo, pwede nyong ukitan para naka-flat lang siya. Pero kung sinisipag kayong mag... Tapos ito, yung power cord natin. Ayan, naka-ready na yung power cord natin. At syempre yung para sa ilaw natin, sa light bulb. So, madali lang naman yan. Okay, tapos tatandaan lang natin yung bibilugan natin kung gaano kalaki yung bulb socket niya. Tapos uukaban na lang natin or bawasan natin ang gamit ang kahit kutsilyo. Then, butasan doon sa gitna para doon natin ilulusot yung... So, yung pagbubutas, kahit hindi lahat... hindi nyo kailangan lahat na butasan para hindi naman nakalabas. Ang nakalabas lang talaga yung wire. Ayan, so... So, at least, hindi siya... Ayan, nakaganyan lang siya. So, simpleng-simple lang. Tapos, pwede nyo lagyan siya ng pandikit ulit. Diyan sa loob. Okay naman, pwede nyo lagyan ng duct tape. Duct tape. So, ito yung gagamitin natin na dimmer switch. Sa halip na thermostat, kung wala kayong thermostat, so, ito yung isang paraan para makontrol ang temperature o yung ilaw. So, ito, dimmer switch ang ating gagamitin. So, kinuha ko lang ito dun sa lumang switch. Ano? Lumang switch ito na ginamit ko. So, sa ganyang paraan, makukontrol natin ang temperature.
o yung init ng iko-connect lang natin syempre yung power cord, tapos dun sa kabilang dulo naman yung ilaw. So dalawang wire lang yan. Then yung ilaw, no, yung wire ng ilaw, doon natin i-connect. Mapapansin nyo doon sa malapit sa may control knob o yung pinaka bilog na yon, kung saan ina-adjust natin ang para palakasin at pahinain ang ilaw. So ayan na siya. So madali lang yung connection na yan, kayang-kaya nyo na yan. Tapos yan, lagay na natin yung cover. Okay, so importante na yung nasa taas na may control switch, yun ang naka-connect doon sa may ilaw. Para pag hinawakan natin, ayan. Tapos, isasaksak na lang natin siya. Dito gumamit ako ng 40 watts. Pwede kahit 50 watts since maliit lang naman tong incubator na to. Isang bulb na lang muna ang ginamit ko, no? Pero mas maganda lagi kayong may reserba na isang bulb pa uli para in case na mapundi yung isang bulb na ginagamit, meron na agad kayong pamalit. So ayan, ngayon ito yung control knob niya. Pwede nating palakasin at pahinain yung ilaw sa ganyang paraan. Ayan. Then nagbubutasan ko lang itong egg tray na to, yung ilalim niya. Tapos inalis ko yung cover. Ito yung isang paraan para kahit kung ayaw nyong haluin ng kamay, pwede rin na ilalagay lang natin yung mga itog sa egg tray. And tapos bubutasan ko dito, no? Para magkaroon siya ng... Dito hindi na tayo gumamit ng fan. So kung wala kayong fan, so butasan na lang yung mga gilid niya. Pwedeng dalawa or kahit mahigit pa sa dalawa bawat gilid niya, para doon na lang siya kukuha ng hangin. So ayan, siyempre ang gagawin natin ngayon ay matipid na incubator. So kung wala kayong available na fan, so pwede na rin to. So ilagay lang nyo sa medyo may lugar na may ventilation. So ayan, ganyan kasimple lang. Pero kung gusto nyong mapanood yung isang video ko, meron akong isang video na ginawa na incubator na may automatic siya, may automatic egg turner. Ilalagay ko sa link sa baba yung link sa baba ng video kung paano ko ginawa yung incubator ko na isang homemade din pero may automatic. So yan yung itlog. Ilagay lang natin dun sa tray na binutas natin yung ilalim. Tapos merong kahoy sa gitna. Mga 45 degrees yung taas niya, ano, kapag nilagay nyo. So pwede nyong ilipat lang yung itlog 3 times a day sa kabila. Then sa kabila naman. Ganyan. Nang sa ganon ay parang nahalo na rin natin ang itlog. And then since... kung wala din kayong available na thermometer, pwedeng ito na lang ang gamitin nating thermometer. Tapos lagyan natin ng konting tubig para sa humidity naman niya. Okay, so kung ayaw nyong gumamit ng egg tray, pwedeng lagyan nyo ng markings at pwedeng haluin ng kamay. Kahit 3 times a day, at least 3 times a day.
nilagyan natin ng markings para alam natin kung ano yung position nung dati. Tapos kung may option kayo kung malalagyan nyo naman ng thermometer hygrometer, mas maganda. Ito yung thermometer hygrometer. Ilalagay ko din ang link sa baba ng video na to. Ayan. So, siya na yung babasa ng temperature at saka ng humidity. So, ayan, pwede na siya. So, yung loob nilagyan ko lang ng towel. So, ayan na siya. Ayan mga ka-chicken tour, sana nagustuhan nyo ang simpleng-simpleng incubator na ginawa natin ngayon. At para naman doon sa mga hindi pa napapanood yung dating ginawa kong incubator na may automatic egg turner, pwede nyong i-click itong lalabas na icon dito sa screen na ito. Okay, at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, i-click nyo lang ang subscribe button sa baba or pwede rin sa screen na ito at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag may bago akong video. So hanggang sa susunod mga ka-chicken tour, see you in my next video. God bless.